Diba he mentioned something about Bishop Garcera? Eventually, baka good si Bishop, baka si Bishop Garcera will... He quoted Garcera. Again yung Bishop. He quoted Garcera and saying na eventually, aalisin din ang statue. Mahala sila. Sa uli ko yung sabi, ilan sa mga bagay? Sa chapel ko. Sino ka ang bagay mo? MC. Chapel inside sa Payapas. Oo. Itabi sa chapel ko. Ang building. Bakit nagbisita ba kayo doon? Oo. Sa chapel ko. Sa chapel ko. At pinalit ay ang lady of Mount Carmel. At pagpalitan ha? Nasaan nyo ba itinago ko? Kuhain. Sige, balik mo sa akin. Bakit ginagawa nila ito? Kaya ito, akin sa kapel. Okay. Sino daw ang nag-utos sa kanila ang disinong image? Yung mga din mo manis. Yung prioress? Hindi. Yes, yung nasisilbi sa akin. Sino nga yun? Still. Constructed. Oh. Sa mismo nag-uutos. Siya nagpaat. Sino ho nag-utos sa kanya na alisin? What? Ito ko lang din. Bakit mo niya nagayon doon? At tinago ko po bago ka ng alis. Ano? Binalik ko din. Eh, pinabalik ko. So, hindi nila binaon? Hindi naman. Kasi yun ang... Kaya nasabi sa akin ang buong balita. Kaya tinanong ko sila, hindi naman ang binaon. Hindi na ako naman ang pinalitan namin ng kamay. Bakit po pinalitan yung kamay? Eh, kasi yun ano ba sinasabi nila? Yung kamay daw gano'n. Hindi daw totoo na nag-appear si Mama Mary kasi pag nag-appear daw, straight ang kamay. No. Sabi, ang explanation ng mga yung kamay na yun is an invitation to come. To come to Jesus. Pakukuha ba yun? Pakukuha. To come to Jesus. Kulitin niyo ka na pati yung motion niya. So hindi demonic. Kasi ganito ha, I have a friend who listened to the group of Father Zigia the weekend. And then they were claiming demonic daw yung statue. Dahil daw si Mama Mary ganun daw, pag any apparition na ni Mama Mary parang gano'n, kaya demonic daw yun. So you're explaining that it is an open arm invitation to go to come to Jesus. Jesus. So yun ang tinakpa nila. Pinalitan. Dahil ngayon nga sinasabi ng mga grupo ni Father Sikia na demonic yung hands na yun. Yun ang naniniwala sila. Ba't wala nila? Paniniwala sila. Bakit sila maniniwala? Ako din nila, hindi ako naniniwala ko Father Sikia. Hindi ka sila eh. Ha? Hindi ka sila. Hindi ka sila. And then I dare them to excommunicate me for not obeying the law. No, you cannot excommunicate me. Why? Oh, sige, why? Why are you... It's a divine revelation. Ah! How do you distinguish divine revelation from private revelation? Well, what you have in the scriptures. I see. Then what is taught by the church has revealed by God. Yes. So that is the essence of the magisterium. Yeah. And once you... Example. So, excuse me, but no, because I'm following na the line of thought ni Winston Cavalli. If it's not magisterium, kasi it's private revelation. Oh, then why is he saying that it is magisterium? The Mueller decree. Well, the church can always teach. And when the church says it teaches, it is revelation. Hindi naman nung nag-teach dito si Mueller decree. Hindi naman. Because when a controversial matter is brought up, we are always told, do not make controversial. You tell them their truth and what they have to believe. What they have to do, they will.